Kahit tanong mo mama mo, ganyan ganyan ka ba pinalaki ng mama mo? Kuya Mel, di huwag naman ang dami ng magulang. Ano naman, sobrang babaw lang nito. Hindi, tanong mo mama mo, itanong mo. Para okay tayo. Bastusan na tayo eh. Hello, hi, and mabuhay, and welcome back to my channel. And for today's video, so ang gagawin natin ngayon ay ang prank call again. Pero this time, may mga kasabot tayo, si Eliza at si Jad, pati yung mama ni Jad. Pero yung Jad, yun yung ipaprank natin na parang nag-iiba na ang ugali. Si Eliza lang ang tatawagan natin para may patunay tayo. Tatawagan natin ngayon si Eliza. Basically, ang gagawin natin is ipaprank natin si Jad. So yan guys, subscribe nyo sa channel niya. So itatawagan natin. If you want to watch this video, please keep on watching! Ah! So ayan, tinatawagan ko na po si Eliza. Hi Eliza! Hi kuya! Ayan na, mag-hi ka naman sa vlog. So, hi guys! So ayan, ano ang gusto natin gawin kay Jan? May iba na ang galing yan. Hindi na siya yung Jan kinala. Hoy, pero guys, ano, disclaimer lang guys. Mabait na bata po si Jan at mga yan, yung mga alaga kong yan. Kuya-kuya lang nila ako talaga. Meron kasi kaming group, we call it difficult. Gusto niya yan, difficult. Yes, we call it difficult. So, ayan guys, tatawagan ko na si Jan. Oh, carry ka na ha. Aarte ka. Kasabot natin si tita ha. Sige. Go na po! Hi, Bia Melvin. What's up? Hi, Jad. Hi, Bia Melvin. Nag-TikTok. Jad, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ano ba naman yan? Mamaya Jad, natin yan na prank. Pautang, ano, 20. Prank? Wow, ako prank. Magaling ako mag-prank eh. Hindi ako marunong mag-prank. Kasi si Eliza kasi nagsasabi sa akin, nagsusumbong. Na? Nag-iiba na daw ugali mo. Oh, ako, Kuya Melvin ako, kilala mo naman ako, hindi ako ano, nag-aano. Ewan ko! Kasi si ano, hindi hapon akong ano, mag-aano akong wala. Hindi, kasi ang nag-iiba na daw ugali mo, ano, porkit ganyan na, may iPad-iPad ka na, hindi ka naman ganyan dati dyan ah. Uy, grabe Kuya Melvin, mga iPad-iPad. Pili ko wala naman silang issue kasi kanina, nagbabayak sa nila, wala naman, okay naman. Lalo na dyan kay Eliza, matagal ko na yung kilala. Oo nga, ang pangit nga lang, ang sabi, sa akin pa siya una nagsabi. Siyempre, kuya nyo ako. Gusto ko ayusin nyo ugali ninyo. Gusto ayun nga, kasi siyempre, gusto nyo ba nag-aaway-aaway tayo? Diba, kunyari kung maayos naman, kung diba, kung magkakaibigan tayo, pag may problema, siyempre, sasabihin mo para maayos nyo, ganun. Gusto nyo ba nag-aaway-aaway tayo? Nakaka-open lang, Kuya Melvin, kasi parang sa iba ko nalaman ngayon, ganun. Medyo na-open ako, pero hindi naman yung sobra-sobra, parang nagulan na din lang ako na mauna-una pa nasabi sa iba, yung ganun feeling. Hindi, kasi nga, ang pangit lang kasi, nag-iiba na ugali mo. Bakit ganun? Hindi naman dati ganyan dyan. Hindi naman, Kuya Melvin, wala. Pag mo ako sigawan dyan, hindi mo ako kaaway, hindi mo ako kaaway. Na-stress kasi ako Kuya Melvin, kasi pag may mga gantong, yung parang issue ganyan, na-stress ako. Nalamig yung kamay ko, kasi nagtitiktok ako dito, tapos tatawag ako Kuya Melvin, parang ganyan, parang nagbabago daw, nagsasabi, ganyan. Ayan, si Eliza. Ayan o. Eliza, ano yung sinasabi mo sa akin kanina? Ganun po kuya, magbibalot po kasi ugali niya. O, tinan mo dyan, nag-iiba ugali mo. Eliza, saan nagdagaling niya? Hindi ko guess, wala, hindi tayo nag-aaway. Kanina, okay natin. Wala ko nararamdaman na gap between us or something. Ewan ko kung wala ba sa atin. Mag-uusap tayo ng mga ayos kanina, at biglang wala ko binabaan. O, tinan mo ba't binabaan mo? Hindi naman ako nagbababa, Eliza, na walang reason, hindi ko na maalala kasi kanina pa yon baka loba at ganyan. Kasi kanina pa umaga yun hindi ko talaga ano, Eliza. Hindi ako nasigaw. Ano lang, na-friends ako kasi nati-disappoint ako, Eliza. Pag mo taas ang boses mo, hindi tayo nag-aaway dito, hindi tayo nag-aaway.
Natetense ako. Pag natetense, kasi ganyan ang ugali. Pag natetense, it means ginagawa talaga. Hindi, kasi natetense ako, Emel. Hindi ko alam kung saan ang gagaling lahat. Eliza, mamaya ka na. Kausapin ko muna si Jad. Okay, kami. Sige po kuya, kausapin niyo, ma'am. Sige. Di naman ganyan dati, Jad. Ba't ganun? Tinan nyo, parang maiiyak na si Eliza kanina. Oh, no. Natetense ako kuya, Emel. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang, alam mo yun na ano ko kasi parang, di ba, open akong tao pag may ano ko, pag ayaw ko sa kanya sila. Hindi, ba? O, oh, wag mo ko ano, o. Oh. Huwag mo ko sagutin, hindi kita inaano. Ganyan na ba, Jad? Ganyan na. Pag nag-quarantine, ganyan na nagiging ugali. Kuya Melvin, promise, hindi talaga. Ganto talaga ako, Kuya Melvin. As in, mabilis ako matense. Ganyan. As in, hindi ko talaga get. Hindi ganun dapat. Ano? Tanong mo mama mo, bakit ganyan ka? Na ano, Kuya Melvin, na ano, parang nag-overthink ako. Hindi ko alam kung may ginawa ba ako. Pinipinipi siya iniisip, kaya ako natense. Hindi ako natense kasi parang guilty ako na may ginawa. Ako natense ako kasi, hindi ko alam, Kuya Melvin. Hindi, ganun kasi nga. Gusto ko sa kanya magalit kasi ba't di niya sa akin sinabi. Gusto ko niya siya itindihin kung saan ang gagaling, ganun. Eh, ba't parang nagagalit ka sa akin? Sinasabihan lang kita. Hindi naman ganyan talaga. Ganyan talaga attitude, Jad? No, Kuya Melvin, hindi naman. Naging iba kasi ugali mo, Jad. Pati ako pansin ko yan. Kahit tanong mo mama mo, ganyan ka ba pinalaki ng mama mo? Kuya Mel, huwag naman ang dami ng magulang. Ano naman, sobrang babaw lang nito, huwag naman. Hindi, tanong mo mama mo, itanong mo. Para okay tayo. Bastusan na tayo eh. Kuya Mel, wala naman po ako inaano. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Hindi, hindi ako nagsalita ng masama, Jad. Alam mo yan, never ako nagsalita ng masama. Oo, kuya. Pero parang within the group lang, Kuya Mel, parang huwag na naman natin. Dami. Hindi, tanong mo mama mo para malinaw tayo. Kasi parang ina-question niya na Kuya Melvin kung bakit parang kasalanan pa naman. Hindi, attitude mo yan, kaya tanong mo sa mama mo. Kuya Melvin, piling ko si Eliza talaga yung kakausapin ko. Ayusin mo na namin. Hindi, tawagin mo mama mo. Wait na Kuya Melvin, kakausap ko na si Eliza. Wait na Kuya Melvin. Binawaan niya. So ayun guys, siguro tatawagan niya yung mama niya. Kinakabahan ako, hindi ko na alam sasabihin ko. Kasabat ko naman si tita. Kinakabahan ako, girl. Eliza, ano sabi sa'yo? Ayan, tumatawag sila ma. Hindi ko alam, kasi parang dinadamay nila na ikaw. Parang kayo pag hindi ba alam mo na namin dinadamay pag issue lang namin. Eh kasi nga, parang nag-iba na daw may ugali ko. Yung wala naman niya na mag-gento na ako kahit na yung pagpagutan tayo. Okay lang yung parang casual ng ganyan. Ayan, matina mo. Yan tita, nag-iiba ugali niyan. Diba tita, nag-iiba na ugali ni Jan? Tita, yung nakaway po ako ni Jan. Inaaway niya si Eliza, tita. Ipag inaaway. Ma, ito si Mami. Ma, huwag ka naman. Ba't inaaway? Seryoso na, mahingi ko sila inaaway. May kilala mo ako, ma. Yon. Patay ka. Ayan o, pati nanay mo inaaway. Sinasabi. Ano siya yung nag-iisla kanil mo? Ma, maniniwala ka sa kanila. Tita ho, tina mo, nagkakatwilan pa siya, tita. Matina mo, kaya kasi ito pinapakita si Eliza. Kilala mo yan sa G4. Oh, matagal ko na siyang patulga. Sa alam ko na sa babae, kung hindi ko na lang. Kaya patulga si Eliza. Oo, kababaeng tao. Hindi ko siya pinapatulga. Pati sa mama mo, sumasagot ka. Matina mo, hindi ko naman sila kinakausap eh. Hindi na mo, ganun sila ma. Ang lakas ng boses mo, ang taas ng boses mo. Huwag ganun dapat. Kasi ano ba lang akong ginagawa na nanay ko sa kwarto ko, tapos tumawag sila. Hindi ka naman namin tatawagan kung wala kaming problema, Jadi. Dad, ma, ang masakit dito, dinadamay ka nila. Kaya ako nagpunta, bakit daw, tanong ko doon sa'yo kung kasi ikaw doon nagpalaki sa akin. Parang ina-question niya pa yung pagpapalaki, parang ganun yung dating sa akin, ma. Baka ano, isang nawawalan ka na sa, ano, sa website mo. Feeling mo, ano, lagi, kailangan mo sa tamang diretso, straightforward. Hindi naman ako insensitive sa ibang tao. Hindi, kasi kanina sinabihan mo, mataba si Eliza. Hindi naman mataba si Eliza. Ang sexy-sexy ni Eliza. Uy, mawala. Kuya Melvin, wala akong sinasabi. Oo, tanong mo sa kanya. Itanong mo sa kanya. Wala po. Eliza, sabihin mo. Grabe mo yun sa akin. Nabay mo kung... Mayroon ako nabubuli ka. Kinala mo ako. Grabe, bully ka na. Grabe, hindi ka naman ganyan dati, Jad. Hindi naman ako nang bugma. May record pa ako nang bubuli. Wala, di ba? Wala, ayusin natin kasi dinadamay ka na nila. Hindi ko dinadamay si tita. Tinapatanong lang kita. Wala naman ang ginagawa sa'yo, Jad. Oo.
And then, di kita inaano, kanina nag-usap tayo maayos, nakakasakit lang sa kaya ako natatanan ko talaga kasi iniisip ko bakit ang kasunod. Oo nga, ang taas-taas ng boses mo. Kasi kanina maayos naman kami ni Eliza, may hindi ko naman alam eh. Ewan ko kung anong inaano niya ngayon, nag-dense ako kasi hindi ko alam kung anong kung saan ang gagaling lahat ng bagay. Uy, apologies ka na gabi-gabi niya para makatulog na tayong lahat. Oo nga, ganong oras na rin naman dyan. Pagpahingayin mo na yan si tita. Thank you po tita ha, salamat po. Sorry po sa starbo tita. Okay, no problem. Meanwhile, so nalobat ang camera ko. Sabi ko tatawagan ko sila ulit. O, diba? Pati mama mo. Sabi ko, nakamit kaya Mel. Ang sabi? Ayun, sabi ni mami. Ewan ko din kuya Melvin. Kasi hindi ko nagigits. Pare-pare ko yung sinasabi. Pero hindi ko naman na-ano yung sarili ko. Parang mag-gits. Parang alam yung kuya Melvin. As in, parang wala naman ako na-ano sa akin. Kasi parehas ko yung sinasabi kuya Melvin. Kasi yun yung napapansin namin. Wala naman ako. Hindi ko talaga alam yung kuya Melvin. As in, ina-ask yung best friend ko. Like mga kaibigan, tinawagan ko kanina sa kanya, mga wala naman daw, ganyan. Hindi ko talaga get ko anong basis niyo sa mga ganyan. Nakaka-stress. Dahil na si Eliza, Kuya Melvin, binibm ko, binlock ako sa Instagram. Kasi nga, nag-iiba nga ugali mo. Kasi yung nanay pa, Kuya Melvin, pinagalitan pa ako kanina. Nag-ask na naman ako ng advice. Ewan ko ba, parang ewan, pinapagalitan ako sa tao siya ng tawa. Kasi ang weird ng araw na to, Kuya Melvin. Wala lang matulog. Hindi ang weird yung araw, ikaw yung weird. Hindi naman dapat ganyan. Nag-iiba ugali mo. Ano ba nag-iba ko yung Melvin? Hindi ko saan talaga mali. O, tinan mo. Sinasagot pa ako. Ang taas-taas ng boses mo. Hindi naman kita kaaway. Sorry. Kasi kung may bitin sa text na ako. Baala. Kung gusto ko na lang magtatanong, hindi ito mag-release ng stress. Kasi Eliza ko yung Melvin, wala siyang masagot. Sinachat ko kasi siya kanina, sinisay niya. Tapos bila na lang niya ako binlock. Ganun talaga. Kasi nga, may pangit nga ugali mo. Ang pangit-pangit ng ugali kasi mo. Eh, kasi Melvin, ano parang, alam mo yun, parang na-disappoint na rin ako sa kanya, parang na-open na ako. Kasi kung may problema siya, di ba dapat sabihin niya, like maging prank siya sa akin, ganun. Anong dapat mong gawin? Kasi ayun, Kuya Melvin, ano, pinabalik na akong nalik sa kwarto kasi pinagsasorry niya ako, Kuya Melvin. Eh ako naman kasi pag alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang mali. Pag wala naman akong natatapak ng ibang tao, ganyan. Hindi talaga ako nag-ano. Dapat di ganun. Akala mo wala kang ginagawa, pero tinan mo napapansin na mama mo. Sabi niya, sorry ka na lang para matapos na ganun siya. Sabi ko naman, ma, wala po akong ginagawa as in, wala akong sinasabing matapos. Yung ano yan, yung kay Melvin, wala akong sinasabing matapos si Eliza. Yun nga, isa pa yon, nagbabody shame ka. Mataba niya daw, sinasabi mo. Pangalawa. Kuya Melvin, hindi ako magbabody shame kasi dati nung grade 6 ako nabully ako kasi sobrang bako rin dati. Kaya alam ko yung feeling. So parang kailangan kong i-explain kay Eliza. Alam ko yung feeling na parang pinag-uusapan ng ibang tao. Eh, ba't parang mali yung kinikwento niya sa akin? Sinungaling si Eliza, ganon. Sinungaling din siya. Kuya Melvin, kasi wala naman talaga siya. As in, kinakausap ko siya, wala siyang maisagot sa akin. Binlock na lang niya ako. Ba't kailangan ko pantanong? Ginawa mo nga. Para sa akin, parang immature niya, Kuya Melvin. Oh, tinan mo, nagsasalita ka pa ng immature. Mas matanda ka kay Eliza. Dapat intindihin mo si Eliza. Sasabihan mo ng immature, malamang bata pa. Eh, kasi Kuya Melvin, hindi ko talaga, alam mo yun, Kuya Melvin, hindi ko na talaga anong gagawin ko. So, alam mo yun, yung paano niyo maayos yung isang bagay kung di kayo mag-uusap. Paano mo iaayos? Papagalitan mo rin kasi. Kaya din sasagot. Eh, siyempre, Kuya Melvin, para kung may misunderstanding kami, pag-usapan namin, ayusin namin. Hindi ko nga rin guess, Kuya Melvin, kung ba't parang dinamay ka pa ni Eliza. Hindi niya ako dinadamay. Nagsabi lang siya. Kasi siya, ako nakakatanda sa inyo. Okay, pero na-appreciate ko naman, Kuya Melvin, yung concern mo ganyan, pero... Eh, ba't parang galit ka sa akin? Hindi naman kita inaano. Tinataasan mo ako ng boses. Hindi po, Kuya Melvin, sorry po. Nadadala lang talaga ko yun. Kanina ka pe, pinabaan mo kami. Kung di mo kami bababaan, pati mama mo napapansin. Anong dapat mong gawin? Sumagot ka! Kasi Kuya Melvin, gusto ko na maintindihan kung... Kasi sabi nanay ko mag-sorry daw ako, pero... Gusto ko na maintindihan kung ba't ako magsasorry. Alam mo kung bakit ka magsasorry? Kuya, binlock nga niya ako, Kuya Melvin. Alam mo nga kung bakit ka magsasorry? Ba't ka magsasorry? Alam mo nga kung bakit ka magsasorry? Okay. Kasi pinaprank ka lang ka namin. Paano yung ano? Eh, syempre! I have connections! Connections that you don't have! Hindi
Kuya Melvin kayo, stress na ako sa buhay ko. Natawa yung best friend ko, inaano ko, sabi ko, ano ba nangyari sa akin? Nagbabago ba ako? Ganun sabi niya, parang wala naman, ganun. Basta, i-connect mo dito si ano, si Eliza. Nako, Kuya Melvin, babawi ako, Kuya Melvin. Walang bawian, mag-hi ka sa vlog. Mag-hi ka sa vlog. Hi, Melvin. Sa'yo si Eliza din naman, nag-iiyak-iyak. Ba't ka umiiyak? Ba't umiiyak ka? Inaaway ka ni God? Hala dyan, inaaway mo talaga siya. Yun gaya, pinagtulungan niyo. Ang galing natin, good job. Tingnan sa'yo ko, nagugulat ako. Sabi niya, ba't ka pumapadol sa babae? Sabi ko, alam kasi yung papapatulan ko. Ay, Eliza, maraming salamat. Siya, kuya. Maraming salamat. Guys, i-follow nyo siya sa kanyang Instagram. Ililink ko down below. So, magpaalam ka muna. Ayun, guys. Kinabahan ako kanina kasi hindi ko alam kung ma-reaction ni Dan. Yeah, maraming salamat. So, ano ba nasabi mo na-prank kita, guys? First time ko ma-prank, never ko in-expect na mapaprank ako. Kasi yung nanay ko siya yung pinaprank ko lagi. Ay, hindi mo pala panood yung away prank ko kay Elijah? Oo, oh, napanood ko yung Kuya Melvin, pero hindi ko in-expect na ito. Kasi pinaprank ko lang, Steve, ka. Kasi kanina pa sabi ko, natakot ako, sabi ko, prank ba ito Kuya Melvin? Sabi niya, Adel, alam mo, hindi ako nagsasabi ng ano. Sabi ko, alam mo, ako may Kuya Melvin. Tapos nagulat yung sa nanay ko talaga, doon ako naniwala sa nanay ko. Like, galit siya sa akin kanina, hindi siya matatawa. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ganun. Wishin. Kasi Eliza, naiyak-iyak siya. Sabi ko, ayok. Alam mo na, Jan. Kuya Melvin, alam mo baka sabihan ko, never ako mapaprank na isang YouTuber. Kasi YouTuber ako, alam ko kung paano magprank. Pero grabe, ano neto? Wala kong ano, yung nanay ko talaga. Hello, Melvin! Sabi ko, Kuya Melvin, yun, wala siyang connection kay mami, ganyan. Tapos bigla ka sa bat pala. Saan pa sabi kay tita, maraming salamat. Kasi, binawian ko lang si tita sa mga prank mo, sa mga ignoring prank mo sa kanya. Agad na binag-usap, yung fairness kay mami ah, ano siya, ganap na. Pagka binaba ako, talagang usap talaga kami, mababiyak siya. So, ayun guys, na prank ko po si Jan. Ayun guys, you can subscribe to his channel na lalabas dyan sa screen ninyo at nasa link down below, and i-follow nyo na rin siya sa kanyang mga social media account, sa TikTok, sa IG, and sa Facebook. Any problem, any sasabihin sa vlog? Hindi ko alam ang sasabihin ko, Kuya Melvin. Hindi ko talaga alam, as in lutang na ako ngayon. Kuya Melvin, tama, natigil na natin ito sa bugna ko. Oh, sa bugna ko. Oh, sige, maraming salamat, Jan. Thank you, Jan. Bye, Kuya Melvin. Bye-bye. Thank you, maraming salamat. So, ayun guys, successful na naman po tayo sa ating prank. Opo, no. Sana nagustuhan ninyo. So guys, yan po, this is our vlog. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas ka pang videos. So ayun guys, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking vlog. Lagi nyo tatandaan, stay at home. Prayer po tayo lagi. Mag-pray lang po tayo na mag-pray. Matatapos din po natin to, and kumain po tayo ng healthy. Uminom po tayo ng tubig, yan. Stay at home and yun. God bless us all. Matatapos po ito. Yun. So yun po. Maraming salamat. I love you so much. Ito po, si Melvin Rio Protasio. Nagpapaalam. Oh yeah.